at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo natitipon para sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap ng pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabin nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng 1 pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw
na paiiraling ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ay ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsabi nito, mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tungtunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako ay pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan ng mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Tumayo na po ang lahat. Ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit
at ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Alam niyo po ba, dati ang puso ko mura lang. Pero nung nakilala kita, nagmahal na. Hindi lang po gas, dapat ang nagmamahal. Dapat lahat po tayo ay marunong magmahal. Sino po ba dito mga nagmamahal? Taas po ba yung kamay? Sigurado po ah, lahat po dito nagmamahal. Bakit? Kasi una po tayong minahal ng Diyos. Amen? Una po tayong minahal ng Diyos. Kaya po tayong lahat ay marunong magmahal. At yun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ngayon, pinagdiriwang din po natin ang Sacred Heart of Jesus, ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Nung nakaraang linggo rin po, ay pinagdiwang natin ang Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Bakit kaya? Pinapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At anong ginawa ng Diyos para sa atin? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Kaya kung feeling niyo walang nagmamahal sa inyo, magdalawang isip po kayo. Kasi meron pong nagmamahal sa atin ng tapat. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Nung last Saturday naman din po, ipinagdiwang natin ang after po ng Sacred Heart of Jesus, ano pong pinagdiwang natin? Review natin. Immaculate Heart of Mary. Bakit kaya magkasunod? Sa Sacred Heart of Jesus po, pinaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa Immaculate Heart of Mary naman po, ipinakita ang pagmamahal ni Maria sa Panginoon. So magandang paalala rin po sa atin yan. Gaano po ba natin kamahal ang Diyos? Tulad po ba ni Maria, kaya rin natin magsabi ng oo sa kalooban ng Diyos. Usapang puso po tayo ngayon. Kamusta po ba yung mga puso natin? Okay pa po ba? Kumikirot? O masaya? Sana po yung puso natin ay healthy, happy, para po ang buhay po natin, lalo tayong makasunod kay Lord. Pero ang tanong, ano po ba ang laman ng puso natin? Ano po bang laman ng puso natin? O mahalagang tanong, sino ang laman ng puso natin? Sana po ang laman po ng puso natin walang iba kundi ang Diyos. Kasi po kung ang puso natin ay puno ng ating mga sarili, wala na pong espasyo doon si Lord. Kaya check po natin yung mga puso po natin. May space pa po ba doon si Lord? Kaya nga po, napakaganda po ng ebanghelyong binasa natin ngayon. Sino po yung character sa ebanghelyo natin ngayon, yung tinawag ni Jesus? Pakilakasan po yung sagot. Si Mateo. Si Mateo po ay isang tax collector. Nung tinatawag siya, may ginagawa siya. Nagbisi sa pagbibilang ng pera. Pero nung tinawag siya ni Jesus, iniwan niya at siya ay sumunod. Sana ganun din po ang puso natin, katulad ni Mateo. Kaya pong iwan ang lahat para sumunod sa Diyos. At naniniwala po ako, magandang simula po at paanyaya sa atin. Bakit po tayo andito ngayon, nagsisimba? Alam ko po marami po kayo pwedeng gawin.
pero naglaan kayo ng oras para sa Diyos. Amen? Kasi gusto natin sumunod sa kalooban ng Diyos. At sino ba yung tinatawag ng Diyos? Tayong lahat po ay tinatawag ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Sino po ba dito walang kasalanan? Meron po ba? Kahit si Father may mga kasalanan din. Pero ang paanyaya ni Jesus sa kabila ng ating mga kasalanan ay tayo ay kanyang tinatawag para sa kanyang makasama. Di ba po si Jesus, sinamahan po si Mateo. Si Jesus po, never nag-judge. Never nag-discriminate. Na sa kabila po ng ating mga kakulangan at kasalanan, patuloy niya po tayong sinasamahan. Pero reminder po, sinasamahan po tayo ni Jesus hindi para tayo ay manatili sa ating mga kasalanan. Ulitin ko po, sinasamahan po tayo ni Jesus para hindi manatili sa ating mga kasalanan, kundi magbagong buhay. Hindi po para manatili sa ating mga kasalanan, kundi magbagong buhay. Nang mga puso po natin ay maging tulad ni Jesus. Kaya nga po si Mateo ay naging disipulo ni Jesus. Sa pagiging makasalanan, siya ay nagbagong buhay. Yun din po yung paalala po sa ating lahat. Huwag po tayo manatili sa ating mga kasalanan. At paano po natin yun magagawa? Paano po tayo makapagbagong buhay? Nakikita niyo po yung mga confessional box? Di ba? Meron po tayo mga confessional box po dito. Tayo po ay inaanyayahang din mag-kumpisahal. Naalala ko po, hindi pa po ako pare, dito rin po ako nagkukumpisahal. Bakit? Kasi lahat po tayo may mga kanya-kanyang kasalanan. Si Lord po nag-aantay lang sa atin upang tayo lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. At bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbagong buhay. God never gets tired of forgiving us. We are only the ones who get tired of asking forgiveness. Nawa po, sa pagpapatuloy po natin ng banal na Eucharistia, ay patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Nawa po, ang mga puso po natin ay maging tulad ng kay Jesus. At paano po yun? Kung ang puso po natin ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Father, ano po ba ang kalooban ng Diyos? Matuto po tayong magmahal. Magmahal na walang inaantay na kapalit. Pwede po ba nating sabihin, mapagmahal ako? Parang mahina po. Mapagmahal ako. That's who you are. Lahat po tayo ay mapagmahal. Dahil nilikha po tayo ng Diyos na pagmahal. Kung kaya nga po, mamaya po, tatanggapin po natin ang greatest blessing natin. At yun ang walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Bigyan po natin to ng pagpapahalaga. At ang grasyang matatanggap po nito natin, sapat na po, walang katulad para tayo tuluyan makapagmahal na walang inaantay na kapalit. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang ating itutugon, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway
makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang magpapagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, lalo na si R.V. J. Plantilla, Arnel Revilla, Maria Elena Velastic, and R.V. Zion Plantilla, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong ibilunsod na aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, umpang pagahay natin ay kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na naguumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabuyabay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibadugot tubig, ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nababanaag. Ito'y ang sangkatauang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya,
kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nasareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko, ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo, ng
mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kawan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang sangkot tasal sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong pigil na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nais ko lang pong magpasalamat at formal na i-welcome dito po sa ating komunidad dito sa Basilica ng Itim na Nazareno ang nagpaalala sa atin ng pagmamahal ng Diyos, kaya tayo dapat ay matuturing magmahal. Isang Dominikano nag-aaral po sa Roma at naririto na para magpahinga ng konti sa
Akademya. Pasalamatan po natin si Reverend Father Jason Gonzalez. Salamat, Brad. Lubos rin po ako nagpapasalamat kay Father Badong na patuloy po akong inimbitahan para makapagsiba po sa ating dambana. Maraming salamat po, Father. Kung pwede rin po mag-request, sana po ay isama nyo rin po ako sa inyong panalangin na makapagtapos po ako sa aking pag-aaral po na kayanin. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.